Pero feeling ko lang, nakikiramdam siya kung pasok siya sa survey. Ay, nai, ito mo ang ugong. Ito daw talaga, ano, pag tumakbo to, panalo. Hoy, kuya, ang dami naming, ano ah, parang malakas ang ugong, natatakbo ka bilang mayor ng Quezon City. Sige, tatakbo ako. Ha? Saan? Hindi pa. Ayan. Anyway, hello, 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 hello mga ka-update. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito naman po si Papa O, si OGP. At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihihilit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Diyos ko, bagong chika na naman. Ano? Yes! Oh. Ang dali talaga kasi 2022 na! Ay, grabe ko na sa 2022. 2022. Ano yung pinagpalit mo yung 2021 at 2022? Kasi gusto mo na mag-election talaga, no? It feels like 2022 na kasi. Hindi, huwag ka muna. Basta darating din yan. Pasok na kasi yung election spirit sa showbiz. Okay, syempre doon naman tayo bumawi. I-exercise natin ang ating karapatan. Yes. Na bumoto ng matino. Yes. Ng tama. Oo. Diba? Lalo na sa pagboto ng mga politiko. Yes. Nakakatuwa yung mga ano, yung mga artista na nagpo-post na nag-register na sila, nakapag-register na, di ba? Yung mga first-time voters lalo, di ba? Pero ayun na nga, yung iba mga artista ay nagsisimula na mag-placing kung ano, nagpaparamdam ako ano mga posisyon yung mga tatakbuhan nila. Wow, ano kaya yung posisyon yan? Diba? Kasi ako lang yan, di 69. Ha? Talaga? Oh. Ang dami namang positions. 69 talaga. Oh, di ba? Eh, syempre, alam mo, yung mga ganyan, tinaba, nagpaparamdam na sila, hindi ba? Yung iba naman ay talaga namang gumagawa na sila ng mga social media accounts para doon pa lamang, lalo na kung national post ang kanilang itatakbuhin. Mm-hmm. Eh, kailangan talaga nila, meron silang YouTube, Facebook, tsaka Twitter, tsaka Instagram. Diba? Yung iba yung tatawagin niya, social media presence, pero para sa iba, mindsetting na yung ginagawa nila. Even the survey, yan, mindsetting din yan. Siyempre, diba? May mga survey company na talagang alam mong may kinikilingan. Mm-hmm. Importante pa rin pag-survey, dapat patas. Para alam din ang mga taong kinukomission yung naturang survey. Kung magpapasurvey sila, dapat sasabihin yung totoo, hindi palalakihin ang ulo. Yeah. Diba? Eh, gano'ng katotoo na si Alfred Vargas ay tatakbo para sa senador? Eh, di tumakbo si Alfred. Wala namang pumipigil kay Alfred kung gusto niyang tumakbo. Pero feeling ko lang, nakikiramdam siya kung pasok siya sa survey. Kasi pag hindi siya pasok sa survey, wala siya sa survey. Hayaan natin si Alfred kung... Kasi ako personally, syempre, personally, hindi ko boboto si Alfred. Ay. Pero hindi naman ako ang boses ng taong bayan. Oo nga. Isa ka lang naman sa... Isa lang naman ako, kaya huwag niyo na ako intindihin. Mm-hmm. At least, importante, di ba? Hindi naman ako etchusero. Even si Alfred, ma-appreciate niya na, oh, at least alam ko na hindi pala ako gusto ni OG. Di ba? Hindi, hindi. Hindi ganun lang, di ba? Hindi nga. Pero at least alam naman ni Alfred yung damdamin ko, no? Mag-e-chosan pa ba kami? Diba? Diba? Hindi na. Matagal na siya sa industriya, no? Gusto ng mga netizens, lalo na ng mga nandun sa nakatutok sa social media, hinahanap nila kung sino magsisilbi ng totoo sa bayan. Ba't hindi ba magsisilbi si Alfred ng totoo sa bayan? Eh, kung para sa kanila magsisilbi ng totoo si Alfred, di buboto nila. Eh, ikaw? Siyempre, karapatan kong bumoto. O, hindi ko muna sasabihin kung boboto ako o kung sino mga iboboto ko. Ang importante, pariregistro ko yung mga anak para bumoto sila. Yes. So, dalawa yung anak ko na boboto na. Dito sa loob ng bahay, marami na kaming botante. Mm-hmm. Siguro, abot kami ng mga anim. Anim. Ang dami nyo nang boboto dito, anim, sa Quezon City. Yes. Sino ba mga maugong na tatakbo mayor sa Quezon City? Siyempre si Joy pa rin yan. Dahil first term ni Joy, tatakbo second term na yan. Ah. Si Bistek, tatakbo ba ulit?
Maraming humihimok kay Bistek na tumakbo. Ang dinig ko, pinag-iisipan pa ni Herbert kung siya ay tatakbo pang muli bilang mayor. Ay, nai, ito mo, hugong. Oh. Ito daw talaga, ano, pag tumakbo to, panalo. Did you talaga? Ay, di. Ang luma. Tumatakbo mo ba siya ngayon? Sino? Si Kuya Rafi Tulfo. Tatakbo daw ba? Ang daming ano eh. Ako talaga tiyatanong mo. Eh, syempre, di ba? Kasi nga manager ka ni ano, Tito Rafi, di ba? So, ang dami na itatanong. Sabing ganun, tatakbo ba si Kuya Rafi Tulfo? I-chikaw mo na! Dali! Tatakbo ka ba sa lahat ng gusto ko? Aha! Tatakbo ka ba? Why not? Ayan, ako. Alam mo, sa totoo lang, nakausap ko si Kuya Rafi. Ay, oo, ano sabi? Kasi sabi ko, hoy, Kuya, ang dami naming ano ha, parang malakas ang ugong, natatakbo ka bilang mayor ng Quezon City. Ah, talaga? Kasi ako mismo tinatanong. So sabi ni Kuya Rafi, oo, marami ding sa akin nag-uudyok na tumakbo bilang Quezon City mayor. Wow! Oo. Ayoko naman magsalita ng tapos, Oji. Bahala na. Pag biglang isang araw, matunugan ko na tatakbo ko, Digo. Kung wow. Hindi, dito ako sa public service. Kasi alam mo naman ang buhay natin, ano. Masaya na ako na nakakatulong sa mga listeners nating may problema. At ginagawa tayong tulay ng solusyon. Kaya sabi niya, sabi ko sa kanya, aba, alam mo Kuya Rafi, kahit senador, pwede ka man, kahit senador, hinihimok din ako mag-senador. Wow! Oo, hinihimok siyang mag-senador. Kahit nga vice president. Wow! Hinihimok siyang maging vice president. Wow! Tapos, kaka-60 lang ni Kuya Rafi. Sabi niya, bahala na, bahala na. So, ayaw pa ni Kuya Rafi magsalita tungkol doon kung ano pa yung plano niya sa 2022. Pero, malakas ang ugong talaga, sabi ko kay Kuya. Malakas ang ugong, Kuya. Mayor ng Quezon City. Talaga? Hindi na kami nagtapos na kami doon. Nagtapos na kami doon. Alam mo na. Pero marami rin ang nagtatanong na kung ikaw daw ba tatakbo, papasukin mo ba daw ang politika? Alam mo, sa totoo lang, tumakbo na ako noon, natalo ako bilang konsehal. Dito sa QC? Independent. Pero alam mo, nagpasalamat ako noon. Okay. Na natalo ko. Hindi dahil diba, ang weird naman, ha, nagpasalamat ka, natalo ka. Dapat magpasalamat ka pa din. Kasi nakilala mo yung mga tao, na-experience mo yung pagbabababa, pagpunta-punta sa mga bahay, at nakilala mo ang iba't ibang uri ng tao. Actually, meron nagpapatakbo sa aking congressman. Ay, wow. Pero hindi congressman na district-district, hindi. Party list. Ay, oh, yung nga. Yung kasuso party list. Yung Philippine Foundation for Breast Care Incorporated. Ay, oh, saan, why not? Kami yung nagtataguyod ng mga breast cancer patients. Oh. Na ang aming clinic ay nakalocate sa gilid ng East Ave Medical Center. Naku, 2006 pa ako doon. More than 10 ako yung pinupush. Ako yung pinupush na, sige na, ano na natin to, ikaw yung ano, ikaw naman yung masigasig dito. Oo. Sa totoo lang po, isinara ko na po yung pinto sa politics. Kasi mas nararamdaman ko yung powers tsaka yung influence kapag wala kang posisyon. Mas pinakikinggan ka ng mga tao. Mas naririnig ka nila. Mas genuine. Alam mo yung mga pagtulong sa kapwa, kasi kunari, ang isang politiko tutulong sa kapwa. Sa kapwaan niya. Sasabihin ng tinulungan, natural, no? Binoto kita. Dapat lang natulungan mo. Imagine parang niya, obligasyon. Obligasyon. Pero pag wala kang posisyon, ang sarap na tumulong, tapos magpapasalamat na lang sa'yo. Tapos bigyan sasabihin niya sa'yo na, sana po tumakbo kayo. Diba? Ang sarap. Diba? Sa pakiramdam. Sige, tatakbo ako. Ha? Saan? 100 meter dash. UP ikot! So, yun na nga. So, tingnan natin kung tatakbo ba si Kuya Rafi Tulfo
bilang Quezon City Mayor. Ah, abang-abang yan. Oo, mukhang ano ha, dahil meron na rin nakikipag-usap sa akin kung tatakbo si Kuya, paala na, mag-uusap ulit kami ni Kuya. Basta ako, hindi po ako tatakbo. Hindi po ako tatakbo sa anumang posisyon. Masaya po ako. Anyway, with that, mga kaibigan, sana kahit konti, nag-enjoy kayo sa aming chikahan, ni Mama Loy. Yes. Ayan. At syempre, ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Please do subscribe to my channel. That's M-A-M-A-L-O-I sa YouTube po yan. At ito naman po si Papa Osin Oji Diaz. Kung hindi pong kalilimutan mag-subscribe sa aking Oji Diaz channel. At syempre, ito pong Oji Diaz Showbiz Update. Ayan. Na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ito yung magawag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing. Ano pa nga ba? Lagi niyong hinihilit sa amin. Aya! I-chika mo na! So, na yung totoo ha, talaga bang tatakbo o hindi si Tito Rapid Tulfo? Tapos na.